Yo, what's up sa inyo lahat yan? Today, meron tayo konting updates lang sa balita. No, isang mabilis na video lang naman to. Kaya wala nang paligoy-ligoy pa. Kung di ka pa naka-subscribe, ay hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. So, yun na nga. Let's go! So yun na mga tol, may updates lang tayo. May updates lang tayo patungkol sa, syempre sa face mask guys. Merong balita ngayon at a few hours ago pa lang, no? Sa ibang mga article ay 7 hours and syempre iba, umaga pa lang binalita na to at tayo gabi na, no? Diba? Okay lang yan. At least update natin yung bawat isa, no? Na simula ngayon ay sabi sa mga pahayagan na katulad ng PhilStar ay Philippines set to make face mask optional indoors. So kung makailan ay makikita natin mga September, no? Sabi dito ay Marcos issued executive order number 3 in September making wearing mask outdoors optional. Ginawa ng presidente ng bansang Pilipinas na optional na lamang ang mga face mask sa outdoor. And sabi nga natin today lang o as of today ay ginawa na ding tong optional para sa indoor, no? Ibig sabihin kahit hindi open space, kahit closed doors ay magiging optional na lang yung pagsusot ng mga face mask, no? At yan yung titingnan natin, no? Tingnan natin yung balita dito sa ANC, no? 24/7. Ano ba sinasabi dito? During the IATF meeting that was conducted rather last week together with our fellow cabinet secretaries. We simply cannot go on in a pandemic perspective because we have to give our country an opportunity to thrive. Back in September, President Marcos approved the voluntary use of face masks in outdoor settings. At yun na nga mga tol, tignan din natin dito, no, konti lang dun sa, konti lang yung masyadong nandidiscuss dun sa ANC. Punta natin dito sa DGBB Super Radio Twitter na, Twitter, no, dahil dito rin natin to unang nakita, kanina, no, ina natin. Pero eto muna, pagsusuot ng mask sa indoor, tinanggal na rin. Report mula kay Tuesday New, Tuesday. Katatapos lamang ng anunsyo nitong si Department of Tourism, Secretary Maria Cristina Frasco dito sa press briefing sa Malacanang na batay sa napag-usapan sa ginanap ng cabinet meeting kanina dito sa palasyo at napagkasunduan yung mask mandate policy sa outdoor, doon sa indoor, sa loob o kulob na lugar ay magiging voluntary na rin sa buong bansa. Pero may ilang mga exceptions. Kabilang na rin yung dapat pa rin sa mga pampublikong transportasyon, medical transport at medical facilities. Ayon dito kay Frasco, highly encouraged pa rin ang pagsusuot ng mask sa mga hindi bakunadong individual, may comorbidities at senior citizens. Pero sabi niya, generally speaking, ang direksyon ng Administrasyong Marcos ay tanggalin na yung mga natitirang travel restrictions dito sa Pilipinas, kabilang na yung mask mandate para daw pahintulutan ng ating bansa na to be at par o maging katulad na rin ng ating mga kapitbahay sa ASEAN. Ayon pa dito kay Frasco, na talakay din sa ginanap na cabinet meeting na yung mga pre-departure requirements dito sa Pilipinas ay aalisin na rin katulad nung RT-PCR test. Gayun din, yung mga unvaccinated foreigners ay papayagan na rin na makapasok sa bansa na ang ipipresenta nila ay yung antigen test na at hindi na RT-PCR test na kinuha 24 hours bago yung kanilang alis doon sa kanilang pinanggalingan o kaya ay yung option na mag-antigen pagdating dito sa Pilipinas. At bukod dyan, napagkasunduan din anya sa ginanap na cabinet meeting na papalitan na yung dating One Health Pass at ngayon nga yung e-arrival platform na gagamitin na mas convenient sa mga turista at mga biyahero. Yung mga tanong daw dyan sa e-arrival platform mula sa dating 20 questions, 10 na lang na tourism related. At
So yun na nga mga tol, ganoon na nga ang mga pangyari at gaganapan ngayon dito sa Pilipinas, no? So hindi na mandate, hindi na required at voluntary na lang din ang pagsusuot nito, hindi lamang sa outdoor but pati rin sa indoor. Liban na lang dun sa mga transportasyon daw, mga medical places, no? Tama ba, medical places ba? Tulad ng mga ospital, no? So may mga ganoon lang exemption, pero papunta na daw tayo doon sa pagluluwag, na gaya ng sinabi sa balita, no? Sa mga balita at mga pahayagan na maging yung mga RT-PCR test ba? Tama ba? Wait. Pati yung mga RT-PCR test daw ay tatanggalin na rin, no? At yung i-record na lang yung sa mga manggagaling sa labas, papasok sa ating bansa, ay yung antigen na lang. So ngayon, ano bang mga bagay na makikita natin dito sa quick update o mabilis na balita natin na to ay paglabas mo, pwede ka na mag-ubad ng face mask. Mga hirap na dyan na hindi makahinga pag naka-face mask, ay pwede na kayong hindi magdala ng face mask or hindi magsuot. Kayon din sa indoor nila, hindi ko alam kung paano yung gagawin ng mga private company. So hindi ko sure, pero according sa mga balita na narinig natin ay hindi na required ang o voluntary na lang ang pagsusuot nito. So yun lang mga tol, naway nakatulong ito sa inyo at makaluwag-luwag sa inyo kung gumagastos din kayo sa pagbili-bili ng mga face mask. Lang dati, 'di ba, may face shield pa, iba-iba pa, no? Ngayon pinapakita na ng ating pamahalaan na hindi na required, voluntarily magsuot ng face mask, hindi lamang sa outdoor kundi maging sa mga indoor places. So hanggang dito na lamang mga tol, don't forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating, and huwag din kalimutan na libre lang ang comment section para ibigay ninyo yung suggestions ninyo at mga katanungan. Ingat kayo, keep safe, and God bless us all. Bye-bye!